Magandang hapon po, umaga, gabi sa inyong lahat, kababayang Pilipino at kapatiran na Apostolico Pentecostal. Saan man kayo naroon sa apat na sulok ng daigdig. Ito po ang ADAM, ang Apostolic Doctrine Amplified Message. Nasa ang 13 at 14 na puntos na yugto na tayo ngayong October 14 and 15, 2022. Ang paksa ay, are tithes still lawful during New Testament times? My position is no. At sa yugto na ito ay hahanguin ko ang mga talata sa Biblia na nasa Hebreo 8, versikulo 7 at saka 10. Ito ay nagpapakita na ang First Covenant ay faulty. And the New Covenant will be put in the mind and hearts of God's people by God Himself. Minsan pa, tayo ay nagkasama-sama upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa paksa ng ang ikapu ba ay legal na kolektahin sa panahon ng bagong tipan. Halina at manood at makinig sa presentasyon sa ADAM ng inyong abang lingkod, Brother Chito Custodia, sa ika-13 at 14 na puntos na yugto ng ating aralin. Tayo po'y pumalaot na sa ating talakayan. Hayaan po ninyo munang aking basahin ang talata sa Ingles at pagkatapos naman ay sa Tagalog. The 13th point is, for if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. Then, point 14, for this is the covenant that I will make with the house of Israel, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Yang dalawang yan ay ayon sa Hebreo 8, versikulo 7 at saka 10. Sa Tagalog naman po, ang 13 punto, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Ito ay ayon sa Hebreo 8, verse 7. Ang punto 14, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Ito ang Diyos nagsasalita. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso ay aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ito'y according sa Hebreo 8:10. Magpapaliwanag. Gaya po sa nakasulat sa Hebreo 7:11-12. Kung ang kasakdalan ay nakamit sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, ano pa na kailangan may magbangon ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek? Tinutukoy po dito ang Panginoong Jesus at hindi galing sa pagkasaserdote ni Aaron.
pinalitan ng Panginoong Hesus ang pagkasaserdote mula sa mga Levita. Natapos na ang pagkasaserdote ng lahi ni Aaron. Sapagkat kung napalitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangan ding palitan ang kautusan. Napalitan na din ang kautusan. Wala na ang batas ni Moses. Ang pakikipagtipan ng Diyos ayon sa Hebreo 8:10 ay makikita ang patunay na ito'y nangyari sa mga banal sa pangalawang Korinto 3:2, talatang 3 din at saka talatang 6. At ito'y nakasulat doon. Kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ang batas ni Moses ay nasulat sa mga tableta na bato o tapyas na bato. At ang mga Israelita ay hindi na natili sa tipan, kaya't sila ay pinabayaan na ng Diyos. Dumating na ang panahon na isinulat ng Diyos ang kanyang mga kautusan sa tableta ng pusong laman at inilagay sa pag-iisip nila at sa atin upang sila at tayo ay magsilbing buhay na sulat na sulat ng Diyos o patotoo na nababasa ng lahat ng tao. Ibig bang sabihin ay mga anak nga tayo ng buhay na Diyos dahil sa tayo ay sinakdal na ng ating Panginoong Hesus sa biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Diyan ko na po iiwan ang yugtong ito. Nawa ay nakapulot kayo ng dagdag na kaalaman tungkol sa usapin ng ikapu. Ang desisyon ay inyo at walang dapat makapaglilinlang sa inyo tungkol dito o kaya't mailigaw ang inyong kaisipan sa maling pagkaunawa sa mga talata ng banal na kasulatan. At upang huwag kayong bigyan ng alinlangan o pakiramdam ng pagkakasala. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapatid, at pakikinig sa programang Adam. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kapatid. Pagpalain tayo ng masagana ng ating Panginoong Diyos. Paalam na muna, mga kapatid. See you next time. Bye-bye.